Hello guys, share ko na sa inyo yung mga first timer magiging seaman. So yung nagbabalak na magiging seaman, so unang barko pa, share ko lang sa inyo kung anong gagawin nyo para may kalaman kayo, kasi langit naman yung magsumampa kayo diretso tapos wala kayong alam-alam ganito pala. So share ko first thing first. Itong video na to, ginawa ko part 1. So may kasunod ba to? So dito muna tayo sa una. So ikaw, kung galing ka sa Inter-Island, naka-Inter-Island ka ng 1 year, supposed to be 1 year kasi yan naman ang requirements ng mga international agency. So bago ka makapunta ng international agency, so mag-Inter-Island ka muna domestic ng 1 year. So may internal na ka ng 1 year. So, nakapasa ka ng interview or examination sa in-apply mo kung walk-in ka. So, may dalawang choices sa kumpanya namin. Yung owner ng kumpanya namin is German. So, yung German, masyadong mahigpit. Karamihan, pinipili nila yung mga tao na ina-accept nila. So, dalawang klaseng first-timer sa amin, yung Kadete. So, isa, natawag na DIT Kadit. So, yung DIT Kadit sa amin, ito yung mga program ng kumpanya namin na magiging junior officer. So, training sila, magiging official. So, bali, nagka-college pa sila sa iba-ibang school. Ina-sponsoran na sila ng, ano, ng, mga, ng agency namin, ng owner or principal, kumbaga, principal yung owner. So, German. So, bali, nag-aaral pa sila, gumagasto na yung kumpanya namin sa kanila. Kasi sila yung future officer dito. So, karamihan sa mga official dito, yung mga scholar, kinukuha nila mga scholar. So, UC, University Cebu, yung pinaka number one nila, karamihan kinukuha. Malaking opportunity kung taga Cebu ka nag-aaral. Marami silang opportunity sa Cebu. So, pangalawa, yung Jambi Lacson sa Bacolod, meron din doon kumukuha. Pero most of them sa talagang UC. Tapos, kung taga Bacolod kinukuha nila, mag-training pa rin sa UC. Kumbaga, sa UC yung pinakamin sa Visayas. So, marami silang mga scholar dito. Taga Cebu. University of Cebu. Malakas na kumpanya. Malakas na paralan. Kasi doon kinukuha nila yung mga program na mga magiging official ito. So, DIT Kadet yan. So, DIT Kadet. Kasi sa ibang kumpanya, iba-ibang ano, may DIT Kadet na gagawin lang kahit ano, pwede na gagawin OS, pwede na gagawin kahit ratings lang, hindi maging official. Pero sa amin, iba dito. Pero kung nag-apply ka, tapos ginawa kang DIT Trini, iba na naman yun. Kasi yung DIT Trini, so, parehas na ng sweldo sa amin, DIT Trini at saka DIT Kadet. So, yung DIT Trini na yan, magkaiba yan. Kasi yung DIT Trini na yan, ang trabaho niya, medyo kabisuhin niya yung trabaho ng mga OS at saka EB. Kasi magiging ano siya eh, magiging future ratings pagkatapos. Or maka-experience na isa, or pangalawa, gagawin siyang OS. So, future ratings yan sila. Pero may chance din dito sa amin. Magiging Dictrini ka, tapos OS, magiging EB ka, or hindi ka dadaan ng EB, magiging Dict Assistant ka. Yun, pwede ka na magiging official. Depende yan dito. Pero dito sa akin, sa aming kumpanya, medyo tagilid yung mga ratings ito kasi karamihan sa mga pinapromote nila yung mga scholar nila at saka yung ibang lahi kagaya ng mga puti European. Yan ang priority nila. So, kung may lisensya ka, tapos sa ibang kumpanya, ratings ka, kung balak mo pumunta dito, stop. Huwag ka na pumunta dito. Nagsasayang ka na ng oras. So, kung gusto mo mag-ratings dito, panalo ka kasi malaki yung sweldo na kakaangat dito, tsaka mabilis yung sakayan. Kung gusto mo mag-ratings. Kung gusto mo official, huwag ka dito. Stop ka dito. Kasi priority na lang puti at saka scholar. Yun. So,
Dictrini at saka Dicadet, makaiba yan. Yung dalawa na yan. Pero parehas na yung sildo. Paabot ng mga 800 din sila. Malaki yung sildo dito kasi European. So, first, sa una mo palang barko, so, ang ginagawa dito, di ba? So, endorse to principal, i-endorse mo yung pangalan mo kung ng kumpanya sa atin through papuntang Hamburg or Germany. Tapos, mag-reply yung Germany. Oh, sige, bigyan natin yung barko to. Pamedical na. So, mag-medical ka na. So, nag-medical ka na. So, dito kung na-hire ka nila galing Italian, first timer mo, siguradong wag na wag kang babagsak sa laboratory exam. Kasi, pag once na magbagsak ka sa laboratory exam, hindi kapit, hindi nila tatakapin. Grabing istrikto dito. Yung mga baguhan. Wag na wag kayong babagsak sa exam. Karamihan sa mga ni-raper na mga EB, raper sa mga official dito, mga kabukanak. So, nag-medical sila, tapos nabagsak sa dugo lang, or sa ibang ano, hindi na tinatanggap ng agency nito. Grabe ka stricto yung medical sa mga baguhan nito. So, kung nakakapasok na rito, tapos pag medical ka, sabihin mo na pa-condition ka muna bago ka medical. Kasi isang business lang medical ito. Pag once up, hindi ka pasado, tanggal ka. Kasi yan ang sistema ng mga baguhan nito. So, kami sa mga ex-crew na, kahit na may sabit na, ayusin pa rin namin. Okay lang yan. So, tapos ka na medical. So, tapos na medical, paperwork ka na, sign yung contract na, malalaman mo yung barko. Kasi yung medical, may barko doon, pero hindi mo alam kung yun ba yung barko mo. Dami lang yun. Malalaman mo yung signing contract ka na, kung anong barko. So, ilang months. Supposed to be sa ratings ito, 8 months. 8 months talaga. Minsan hindi abot ng 8 months, 7 months makakauwi ka na. Depende sa ruta nyo. Pero sa mga kadite, kadit, minsan 3 months sila, hanggang sa 1 year, binubuo nila yung ano. Iba-iba yung barko, 3 months, ibang barko naman. Hanggang sa 1 year, iba-iba yung barko nila. Grabe yung training nila. Dictraining ka naman, kung dictraining ka, isang barko ka lang, tapos 8 months din. So, bali, kung gusto mo mag-complete yung 1 year, next, sabihin mo, next sakay mo, titrain ulit para mag-complete mo, para maka-exam ka. So, signing contract. So, kung wala kang PDOS, first timer ka kasi, wala kang PDOS. So, pre-departure orientations. Yung PDOS, something like that. Tapos, sabihin sa'yo na, oh, attend ka PDOS kasi importante yan. At saka, may certificate yan. Requirements yan sa before ka alis. Totoo yan, requirements yan. Pero yung PDOS na yan, akala mo yung PDOS na yan, tuturuan ka anong bawal papunta sa airport, anong bawal pa travel, anong mga dadalhin or bawal sa airport, bawal sa mga immigration na or mga bagahe bawal or anong gamot dalhin mo. Yan ang pagkakaalam mo. At saka dati, yan ang pagkakaalam namin na tuturuan ka anong gagawin, anong hindi gagawin, anong gagawin mo kung ikaw lang sa airport, ganun. Mali yan. Akala mo lang yan, na yan ang tuturuan kayo. Yung PDOS na yan, karamihan yan, mga insurance, mga loan na banko, tsaka investment, yan ang PDOS na yan. Yan ang totoo. Tuturuan ka kung saan ka magpapasok ng insurance, mag-invest ka ng pera. Yan. Puro advertisement na yung PDOS na yan. Akala mo yung tuturuan ka kung mga departure na yan. Wala yan. Nasa sa'yo yan. So, pakatapos ng PDOS, so may araw ka pa na pagkakataon na mamili ng gamit. So bigyan kita ng tips sa about sa mga gamit. So magagamit mo to kahit na diktrini ka, kahit na kadit ka, magagamit mo to kung first timer. So first, bili ka ng notebook. Kasi notebook, kung nunote ka everyday, kung ano mo nalaman mo, note mo para hindi mo malimutan sa mga tinuturo nila.
Tapos ballpen, kaya natin yung ballpen. Di mo masulat kung walang ballpen, di ba? So, sling bag. Ito yung pinaka-importante din, sling bag. Yung lagayan dito na maliliit. Yan. I-insert ko yung picture to. Sling bag kasi importante yan kasi lagayan ng passport, si man's book. Yung maliliit lang yung kasi yung passport, si man's book, at saka plane ticket mo. At saka bullpen. Ilagay mo doon kasi importante yan sa airport. At saka sa airplane. Kasi sa airport, dukot ka ng dukot sa man's book, passport. Bigay mo na. Bigay sa kahit ano, sa immigration, sa kasi baggage, check-in. Kailangan yan. Kaya, mas maganda may sling bag ka. Palaging madudukot ulit. O lagyan mo yung cellphone, bullpen. Importante yan, sling bag. Tsaka, bagpack. Yung bagpack, ilagay mo nito. Di ba, may papers yun sa'yo. Kasi, pag once na magdi-dispatch na kayo, nasa iyo yung mga papers, nasa bagpack mo. Tapos, ibukod mo yung kailangan sa airport. Eh, kailangan sa airport, ibukod mo. Kagaya ng may sling bag ka, ilagay mo yung passport tsaka si Mansubok doon, at saka plane ticket doon na yun. At saka kung may envelope ka pa, isa, bibili ka ng envelope, ibukod mo sa mga papeles mo, sa mga certificate mo. So yung envelope na yan, ilagay mo yung okay to on board, at saka OEC, the POAA, OEC, yung POAA, yung maliit na maliit sa kontrata yun. Kailangan yan sa airport. Kailangan mabukod mo yun sa sling bag or sa envelope. Kailangan mo yun. Kasi yun ang palaging hinahanap ng, sa mga airport, sa mga immigration, sa mga airlines. Yan ang hinahanap palagi. Tapos, kung nasa airplane ka na, pwede ka nang ipas mo yung papeles, yung sling bag na yung tira mo. Kasi kailangan mo rin yung passport kasi mas may pipilapan ka na pa rin doon ng maliit na arrival o sa immigration, may maliit, pilapan mo pa. Basta kailangan mo yun, sling bag. So, luggage. So, kailangan natin luggage, di ba? Kailangan natin yung may luggage tayo. Kailangan yung luggage na yan, yung isang luggage na yan, dapat 30 kilos pababa yung timbang yan. Hindi lalagpas ng 40 kasi pag 40 kilos yan, isang timbangan lang, isang bagahe lang, 40 kilos, mahirapan yung baggage counter yan. Hindi tatanggapin kasi ang allowed na nila 20 kilos, 20 kilos lang eh. Yung isang luggage, 20 kilos. Yung isang luggage, 20 kilos. Kasi 40 kilos yung mga seaman allowed. Kaya, ihati-hati mo lang. Huwag mo yung ibuo. Kasi, hindi, ayaw na ayaw nila yan. So, yun lang. Kung may travel bag ka, tsaka luggage, pwede yun. 20-20 lang yung laman. Tsaka, pa-sign on, 40 kilos din. Pa-signer ka na, 40 kilos din. Yan ang requirements ng mga seaman. So, pinaka mas maigi kung mabili ka ng medyas, damihan mo yung medyas kasi kailangan mo yung medyas na yan kasi sa trabaho pawis na pawis ka ng medyas, lalo na yung brief, dapat marami kang brief dala at saka medyas. Saka yung advice ko lang sa inyo, huwag yung brief at saka medyas na nabibili sa divisoria, yung tatlong pares isang daan, huwag kang bibili niyan kasi nagawa ko na yun dati, bumili ako noon para makasave. So, pagdating ko sa ano, talagang masira at saka yung paa mo, sukat-sukat. Huwag kang bibili niya mga murahin. Bili ka ng original para matagal masira. Kasi minsan i-dryer natin yan eh. So, medyas at saka brief. Yung mga original, huwag kang bibili ng mga ibisorya lang. So, folder. So, folder, lagay na mapipilis. Kasi karamihan sa mga agency ngayon, may mga lagay ng papilis nila. So, meron ka na yan. So, plastic strap. Yung plastic strap, yung maliit siya. Yung maliit lang. Tapos, yung plastic strap, yun yung ano, maliit siya. Tapos, pwede ka maglagay ng sa luggage mo. Kung wala kang padlock, lagyan mo ng plastic strap para hindi matanggal sa ano, kung may mga kalokohan yung sa airport. Yan ang plastic strap. Ipakita ko sa inyo yung picture maya.
before this video para may guide kayo kung ano mga sinasabi ko. So, plastic strap, so nail cutter seat. So, kailangan mo ng nail cutter sa mga ano mo, kasi minsan alagaan mo yung kuko mo, tsaka yung mga ano mo, kasi minsan nadudumihan, kailangan yan, nail cutter seat. Kasi, bibili kayo, mura lang yan naman yan eh. Tapos, lips loose. Yung lips loose na ano, yung pang lips na mga Nivea, kung ano nung mga lips loose, basta sabihin mo ng lips loose, mga drugs, mercury or sa mga Watson, meron yan. Kailangan yan kasi once na malamig yung lugar na pumuntahan nyo, yung lips mo nagda-dryer. Kaya kailangan mo yung lagyan ng lips loose para hindi siya ano nagda-dry. Para basa, mas maganda yung ano. Minsan masakit na yung dryer na. Kailangan yan, lips loose. Tsaka yung flashlight. Kailangan mo yung flashlight. Yung flashlight na hindi masyadong sobrang malakas yung ilaw kasi kailangan yung flashlight sa bridge. Kasi madilim yung bridge na yan. Eh, kung detrainee ka, dekalit ka, kailangan mo yan kasi pupunta ka ng bridge, mag-aaral ka rin dun eh. Focus ka dun kasi yung, kung detrainee ka, pupukus ka rin kung paano yung lookout, mga barko, reporting, kailangan mo yan. At saka dekalit, kailangan mo yan kasi yung flashlight na hindi masyadong mailaw kasi bawal yung talagang malakas yung ilaw. Yung katamtaman lang. May naibili yan sa mga sa atin sa mga Korean or Japanese store, mura lang yan. Last light. Hindi malaki. Yung hand, maliit lang. Pakita ko sa inyo picture maya after this video. So, chinelas. Importante yung chinelas kasi kailangan mo chinelas sa CR mo or toilet mo or maligo ka. Kailangan chinelas kasi malamig yung kabina mo. At saka, kailangan mo yung chinelas. Mas magandang dalawang chinelas pang lakad-lakad mo, tsaka dito pang bathroom mo. Tsaka, importante yung relo. Yung relo, yan o. No? Ang trabaho mo yan. Suggest ko yung Casio na ganito. Karamihan sa mga seaman, ito yung binibili kasi friendly siya, tsaka handy, tsaka hindi mabigat. Tsaka may mga alarm clock pa. Yan, mura lang to. Nabibili ko ito sa mga 600 siguro sa Isitan. Basta yung original niya, huwag ka bibili ng local. So, jacket. Kailangan mo na yung jacket, extra jacket, kasi hindi mo alam kung hindi ka sanay sa, ano, yung winter coverall, winter, ano, kailangan mo na yung jacket para sa bridge, kung malamig, magja-jacket ka. With hood. Kailangan ng hood kasi medyo masakit yung lamig sa ulo mo. Kailangan mo rin ng hood. Tsaka yung jogging pants, importante yun. May mga lugar na malamig, pwede kang jogging pants saka jacket. Tsaka lagyan ng coverall. Yan, maganda yan. Magandang combination yan. Tsaka yung importante ngayon, yung head cover. Yung parang head siya pang motor na makikita yung mata tsaka ilong lang. Mata lang talaga, naka-head siya, protector siya. Yan, may importante yan sa, ano, sa mga baguhan. At saka mga ratings kasi tuturuan din kayo, lalo ng dictrine, tuturuan din kayo paano mangatok or derusting ng kalawang. Kailangan nyo yun kasi para hindi mapasukan yung ilong nyo tsaka protect yung ulo nyo. Heat cover, kailangan yan. Mura lang yan. Bila sa divisory or sa gilid-gilid ng sa Metro Manila or mga sa mga Musliman. Yan. Mga yan. At saka pinaka-importante, huwag nyo kalimutan talaga yung medisina. Kailangan na kailangan nyo yan kasi yung medisina sa barko, hindi nyo alam, hindi nyo kabisado. At saka, may medisina sa barko, karamihan sa amin, naghahawak yan, chicken meat. Kung may ubo ka, sipon ka, or masakit ngipin, pupunta ka sa kanya, mangi-istorbo ka pa sa kanya, at saka hindi mo alam kung allergy ka sa gamot na yan, at saka hindi mo alam kung epektibo yun sa iyo kasi hindi ka sanay sa mga gamot na karamihan sa European yan eh. Karamihan German. Hindi mo alam yung ano yan. Epic. So, mas magandang magdala ka na. So, ako, dala ako ng good for how many months ang ano mo, kontrata mo, dala ka ng maraming vitamin C. Tanda yan, vitamin C. Dala sa sayo kung anong bibili mo. Sa akin, minsan, Enervon or tsaka Gen C.
binibili ko yan, dinadala ko yan. At bili ka ng maraming Biogesic, kailangan mo yung paracetamol na Biogesic na yan, Nusip, tsaka Medicol, kailangan mo in case masakit ng ulo, sobra sa stress, walang tulog, o masakit ngipin, kailangan mo ng Mipinamic. Karamihan sa atin, ngipin or sakit ng ulo, Biogesic, damihan mo. Tsaka kung mahiluhin ka sa barko, di ka sanay, dala ka ng Bunamin. Meron din sa barko yan, tawag yan seasickness pills, but pero hindi kasanan yan. Mas maganda yung sa atin na nagamot yung local natin, yung Bunamin, bilhin mo kung hindi kasanay sa alon, kasi malaki yung alon minsan eh. Or at saka bili ka ng ano pa, sa lumpas minsan sa trabaho mananakit yung likod mo, sa lumpas, lagyan yan sa lumpas. At saka Ipikasin oil pang ano, pahid-pahid, tsaka pahaw, kahit ano-ano, basta yung gustong-gusto mo na palaging ginagamit mo. Kasi sa barko, bawal magkasakit. Kaya kung magkasakit ka, kailangan agapan mo agad yan. Huwag mo nang ano, talagang inom agad ng gamot. At saka Bioflow. Importante pala yan, Bioflow. Pili ka ng Bioflow, Alaksan, pang ano sa katawan. Yan, importante yan siya. So ikaw na magmili kung anong bibilhin mo. Kasi ako minsan bibili ako sa Watson or sa Mercury Drugs, mga branded na mga gamot. Minsan Solmiox, minsan Ambroxol, mahal mga yan. Basta mga branded yung bilhin mo, huwag ka dun sa generic. Advice ko sa iyo, huwag kang bibili sa generic. Bibili ka sa mga branded. Bahala magastuhan, basta importante yung magamit mo yan. At tsaka ngayon, importante pa ngayon kasi wala nang labasan sa port, kaya mas maganda dalhin mo lang yung dapat dalhin ng gamot. Ikaw na mag papasya kung anong gamot bilhin mo. So yan ang importante, gamot talaga. So tapos na tayo sa gamot ha, mga vitamins, tapos tayo. So pinakalas na ano, nabili mo na lahat yung sinabi ko. So tapos tawagan ka na ng opisina o punta ka na dito kasi mag-dispatch kayo. So ibig sabihin sa amin, dispatch yan, ibig sabihin paalis ka na kinabukasan. Kasi yung dispatch namin ngayon, example ngayon Thursday, pagka kinabukasan yan, alis agad yan. Kaya yan ang sistema sa kumpanya namin, kaya wala kang masyadong oras. Dispatch ngayon ng araw to, tapos kinabukasan alis na kayo, punta ka ng airport. So ang ginagawa na sa dispatch na yan, dispatch, so pagpunta niyo opisina, makaantay kayo, bibigyan kayo ng, sa amin binibigyan kami ng uniform or safety shoes at saka jacket. Yan lang binibigyan sa amin, safety shoes at saka jacket. Tapos yung coverall namin, yung uniform yung sa barko na makukuha. Tsaka pwede ka rin hingi ng sapatos ulit dun, tsaka jacket ulit dun. Basta binibigyan kami sa opisina before kami alis. Tapos ibibigay sa inyo yung papilis nyan. May pipirmahan kayong checklist, dispatch checklist, na yung mga papilis nyo nandito yan, pirmahan nyo yan. Tapos ibibigay din agad yung flight details nyo, yung papilis nyo, naka-folder, ibigay sa inyo yan, dalhin nyo sa barko yan. At saka okay to board. Yung okay to board yan, papilis yan sa ano, na okay kayo na mag-board or lalabas na ng bansa. Yan, hahanapin yan sa airport, sa mga immigration, hahanapin yan, okay to board. So, kumpleto na kayo sa dispatch na yan, may plane ticket na kayo. Tapos sasabihin niya ng mga detalye na ilan kayo na magjo-join o saan kayo magjo-join. Yan. Tsaka yun na yun. So ang video na to is part 1 pa yan. So nasa Manila pa, nasa Pilipinas pa tayo. So gagawa ako ng video part 2 during sa airport, na kung ano ang gagawin niyo sa airport,
kung ano ang dapat gawin or anong dapat di hindi gawin sa airport. Yung paalis na kayo. Gagawa ako ng video part 2 yan, ha. So, bali, after dito sa video na to, yung mga sinasabi, binabanggit ko sa inyo na anong kailangan nyo, i-insert ko yan dito sa video na to, yung mga picture na mga ano kailangan nyo sa part 1 na to. So, yung part, abangan nyo part 2. Gagawa ako ng video ng part 2 sa nasa airport na papunta kayo ng ibang bansa. Abangan nyo yan. Malaking ano to, malaking bagay ito sa inyo para hindi kayo malito. So, don't forget to subscribe my channel, ha. Salamat sa inyo. Nakakatulong to na malaki sa inyo. Salamat. Don't forget to subscribe my channel, Pasyul Gaming at YouTube. And like and share. Thank you very much. See you in part 2.